Hi, kumusta mga kababayan ko dyan sa Pilipinas? Time check dito sa Alberta, Canada. It's 6:05 po. Share ko lang sa inyo guys yung daily lives routine ng mga OFW dito. As like me, isang OFW here in Alberta, Canada. Bali ngayon guys, ang gagawin ko is magluluto po ako ng ulam. Yeah, ulam ko for 2 days. Ito po siya guys, ribs. Budget po yan, budget. Bali pinakuluan ko na po ito guys. Gagawin ko po siya ng twist ng ketchup. Ito lang guys, simple lang gagawin ko guys. Ginis ako na guys, ito may mantika na to guys. Ginis ako lang to. Medyo mainit na to guys, ginis ako lang siya. Oops, sorry, sorry. Bawang tsaka sibuyas pala muna. Bawang sibuyas. Ito guys, bawang sibuyas. Ayan po, bawang sibuyas. Tapos ng bawang sibuyas, halo-halo rin lang natin ng konti. Ayan guys. Tapos, pa-brown-browning lang natin ng konti, mga kababayan. Mabanggit ko lang pala guys, sa mga gustong magpunta ng Canada, lalo ngayong panahon ng pandemic, minsan iniisip natin na parang wala nang chance. Don't worry guys. Everything has a possibility. Basta magtiwala lang tayo. Opo, lagi ko na pa yung ribs. Napakasimple nito lang ito guys. Ribs. Gusto ko lang po. Tapos lagi ko yung magic sarap. Ganyan naman po, Filipino. Hindi pwede walang magic sarap. Hahanapin talaga sa mga sindahan yan. Bali pala dito guys, sa mga kababayan ulit sa Pilipinas, meron din tayo nabibili dito. Usually, mga hinahanap natin mga spices, meron din po yan dito, mga Filipino store, Asian section, meron po yan sa mga supermarkets. So, ito po, ayan, dinis ako lang muna, mga 1 to 2 minutes lang. Kasi, ano, napalambot ko na po yung rings eh. Isa lang po ng konti. Ayan po, mga kaibigan, mga kababayan. Another tips ko lang po guys, kung gusto niyo pong magpunta dito sa Canada, for example po, is ngayon niyo pa lang naisipan magpunta ng Canada or mag-apply, ang pinakaunang-unang niyo pong gawin talaga guys, kung nag-iisip na kayo mag-apply pa lang ngayon o natuplano, kung may trabaho kayo guys, mag-set aside tayo ng konting budget kasi ito lang naman pag Canada. Kailangan talaga ganyan. Ito paano may backup tayo pang gastos. Sa mga nangyayari naman sa Pilipinas kasi, may mga agency talaga na may mga placement fee. Pero, the good thing, maraming agency ang nagpapalis na walang placement fee. Manpower pool lang. Tulad po na nangyari sa akin. Yung employer ko po gumastos. Pero, it doesn't mean na hindi ka nagagastos. Kaya nga po sabi ko kahit paano magtabi. Kasi meron pa rin po talaga tayong gagastos. Bali, ang ginawas ko lang po is ang IELTS ko lang. IELTS exam, review sa IELTS, tapos final med, and the rest is minimal na. Yun lang po. So ito guys, pag tayo sa luto ha, magis ako na siya, may magis sarap na. Lagay ko na po ang konting toyo. Konting toyo lang po ha. At konting suka. Suka, konting lang po. Okay, halo-halo lang po ulit. Yan po mga kaibigan, alam niyo po guys, noon nung nasa Pilipinas pa ako, inlano ko po talaga yan kasi hindi, alam ko naman po talaga in the first place hindi basta makarating dito, pero hindi ko talaga in-expect na makarating pala ako dito. Wala ko baka pangarap lang, pero totoo pala yung kasabihan na kapag may tiyaga nyo nyo, so mantiyaga lang talaga tayo guys. Ito lang guys. Pagkatapos ko siyang nilagyan ng konting toyo suka, inalo-halo. Guys, meron tayong tirang pinagpakuluan ng rings. Kaya halo lang po natin dito guys. Ayan po. Ayan po, nahalo ka na. Papalambutin lang po natin yan. Lagay po natin dyan. Palambutin po. Tatakpan po natin.
po. Ito po natin siya. Siguro mga simmer lang po natin ng mga ano yan. Kahit mga 15 minutes lang kasi napalambot na po yung ano eh. Mamaya-maya pag kumulo yan, okay na po yan sa another mga condiments na ilalagay natin. So mabalik tayo guys sa mga kwentong OFW. Bali, isa pa sa may share ko sa inyo, halimbawa lang, is nandun na kayo sa point na nagpre-prepare na kayo ng mga requirements, nag-ahanda na kayo ng mga work interview. Be confident lang guys, huwag kayong mawala ng kumpiyana sa sarili. Tsaka halimbawa lang, dumating yung point na nagkaroon tayo ng failure, back to ano lang po tayo, back to neutral, kumbaga corner lang, kumbaga. Huwag niyong isipin na pambihira, ang nangyari sa akin, ganito, sablay, ganito, ganyan. Don't worry guys, nangyayari talaga yung ganun. Pero keep in mind ito, your failure is only a preparation for your next success. Tandaan niyo yan. Sipin niyo yan lagi kapag nagkakaroon kayo ng failure, bumagsak tayo sa, ano ba, hindi tayo pumasa sa interview. Sipin niyo lang, this failure is a preparation for my next success. Diba guys, ang ganda pakinggan. Motivate, i-motivate mo lang sarili mo. Huwag yung, ayan. Sablay ako ha. Sumablay ka na naman. So, ganun lang isipin mo. Pero syempre guys, ang lesson dyan, kailangan pagbutihin mo na next time. Halimbawa, yung mga nireview, mga tinanong sa'yo, pag-aralan mo yun. At para kung sakaling ma-encounter mo ulit, edi, I'm sure, masasagot mo na yun confidently. Kasi, na-encounter mo na eh. Tsaka with regards to money naman, syempre lahat tayo, ganun talaga guys, pera, pera. Hindi tayo makagalaw pag wala tayong pera. Huwag din natin pilitin. Halimbawa lang, pag di talaga kaya, di another day. Pero pag dumating yung time na, halimbawa lang biglaan, kailangan mong pumunta, tinawagan ka or tinext ka ng agency, hey, kailangan mong mapunta dito kasi meron tayong urgent meeting. So, kailangan natin gawa ng paraan guys, kasi lalo kapag usapang abroad na, kailangan natin gawa ng paraan guys. So, ito na po guys, medyo umulukulo na po yung niluto ko. Ito po, medyo umulukulo na po siya. Hindi naman po ito kailangan matagal yung gawin kasi napalambod na po natin eh. So, lalagyan ko na po siya ng ketchup. Weird ba, weird. Ang sarap naman ito eh. Ang tigas. Nangyari. Oh. Sorry guys ha. Kamali pala ako na pinuhala. Ito pala guys. Ito pala. Ano yun? Lang po. Bali yun guys. Mabalik tayo sa usapang OFW. Pag lumating na yung point na talagang, ito po yung ketchup guys, tagnan ko na po ha. Konting, hindi naman sobrang dami. Tamang magkulay lang yung ano nyo. Magkaroon lang siya ng twist. Ayan guys. Magkaroon lang ng twist yung niluluto natin na hindi siya adobo guys ha. Nilagyan ko lang to ng konting toyo. Ayan po. Kita ko sa inyo guys ha. Tapos, asin. Konting asin lang. And then, peppercorn or pamintang buo. Konti lang. And then, the laurel. The laurel guys, ito po. Yung laurel. Sabay na rin po natin yung patatas kasi para maisa na po yung pag-simmer niya. Guys, simmer na po natin yan. Simmer natin yan. Kaya lang natin siyang umulo. So, balik po tayo sa usapang OFW, mga kababayan. Bali, another share ko, kapag nakarating na kayo dito sa Canada, halimbawa lang, tumagal kayo ng mga ilang buwan, makapag-adjust na kayo sa klima. Kumbaga, napakaano noon, napakahirap yung unang dating natin dito, napakahirap ng pag-adjust dahil sa klima kasi malamig,
Nung dumating ako dito is May. Actually, summer na nga yun, pero grabe, lamig pa rin ang panahon. So, yun ang unang-una natin maranasan, guys, lalo kapag sa mga climate na, sa mga country na ganito, na may mga winter season. So, sanay tayo sa tropical season eh. So, yun guys. Dapat pala, pag na dito kayo napunta, magbaon na kayo ng jacket. Kahit isang jacket lang guys na galing sa, kung wala naman tayong pambili ng bago, kahit sa okay, pwede na yun, laban lang natin ng maayos. Pwede na yun guys, hindi natin kailangan ng maraming jacket dito pag bago pa lang, isang winter jacket lang ayos na. Kasi dito hindi naman magja-jacket na paiba-iba. Ang style dito pag winter, kahit isang jacket lang, hanger mo lang yan, hindi mo na yan lalabhan mo ng ulang, hindi ganun. Maglalagay ka lang ng pangilalim mo na ng warmer mo. Pero hindi yung point na jacket ko ngayon, black, jacket ko bukas is blue. Hindi naman ganun guys. Practical lang tayo guys. Eh ganun naman din ginagawa kahit mga Canadian dito, hindi yan nagpapaiba-iba. Bale ito guys, ito yung tsura ng luto kong ribs with a twist of ketchup. Ito ha. Tignan po natin mga kabibayan. Anong lasa. Sa mga gustong pumunta ng Canada, nangaharap, tuloy nilang. Nothing is impossible, basta kumilos lang tayo. May konting tamis siya guys. Yun lang pagkakaiba. Kung gusto nyo naman maanghang, lagyan nyo lang ng sili. Pero sa akin, okay na ito. Hindi na kailangan ng sili. So, ito guys. Luto na yung baon ko for 2 araw. Agahan, tanghalian, hapunan. Kasama na yung baon dyan. So, ito lang. Marami pa nga ito eh. Kaya pang umabot ang 3 araw yan may ito eh. So, 2 araw lang siguro. Okay na yun. Kasi magkano lang halaga nito? Ano lang ito guys? $4.61 lang yan. And guys, tapos na siya. Sinimbor ito na. So fire na lang yan guys. After 10 minutes okay na yun, ready to serve na yan. So guys, paano? Yun lang po muna hanggang ngayon. Sa ngayon, bali kita-kita lang ulit tayo sa next video ko guys. God bless.